up guys? Good morning guys. Papakita ko sa inyo kung paano kinabit itong ito. Ayan. 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 Kung paano natin siya kinabit at kung ano mga kailangan. So, intro. So ayan, ang mga kailangan angular dito. Ayan, angular. Tapos bolts 8mm, saka nuts yan. Yan. Yan, saka angular. Pupunta mo doon. Nakakasya 'yon. Tapos tantiyahin mo 'yan. Tapos shafting. Yan. Shafting, nuts, tornilyuhan. This bolt, yan mga kailangan. Tapos flat bar, pupuntasan mo yon para ditanggal. Kaya ako naman siya ginawan ditanggal para pag hindi ko trip, tatanggalin mo lang. Hindi ito nga lang, tapos na to. Yun, okay lang. Tingin ko hindi ko naman siya tatanggalin eh. Yan, ano na yan, dyan na yan. So yan, yan, dyan na yan. Ito, ano to? So, bali nung kinabit namin to, gumawa kami ng bracket to palabas. So, nagbutas kami. Ayan, butas. Ayan. Tapos ito, wala kasi kaming bender, kaya ganito lang yung bali namin. Pero pag nagkaroon ng pagkakataon, papagawan ko yan ng pag-anon. Tapos pag-anon. Yan. Ditanggal siya. Yan. Ginawa namin ditanggal. Flat bar. Nag-screw kami ng ano, sa kabitan ng cowling. Gawa kami ng dalawang butas. Flat bar. Shafting. Yan. 3/8 yata. Yan. Yan. Papunta doon. Tapos ito, 12. 12 na nut. Yan. Susunod ganun yan, no? Yan. Sa leeg naman, yan. Angular. Tapos binatasan namin ng kabitan. Tansyahin nyo yung lalagyan ng tornilyo kung gaano kataas. Kung tatama ba dito. Yan. Yan. Yan naman, hindi siya tumatama. Kasi pag tumama, sabit. Tatabas ka rin dito. So, tansyahin mo na lang. Yan, yan naka-weld. Angular yan. Yan. Tapos, 8mm yan na bolts eh. 8mm. Yung pang this bolt, kinabit ko dito. Yan, tignan mo. Yung this bolt. Focus mo. Yan. Yan, angular. Yan. Yan. So, gumagalaw siya, di ba? Pero make sure na pantay ito. Dito. Pantay ito. Dito, yan. Sa ganitong angulo, hindi kita eh. Pero pagtitig mo sa harap yan, pantayan. Kasi kung hindi, may pipiti niya kung hindi. So, yun. So, ano bang gamit nitong stabilizer na to? Ito ay kung mawigil yung manibela nyo. Pag matuloy na nagwiwigil, wiggle. Kung nyo napansinin yung tunog ng kaha, kasi basag-basag na yan, no? Nakaangat na nga eh. Yung kaha yung tumutunog na yan. Yan. Ito, may adjustment yan. Ito. Hard.
hard, hard, hard. Yan. Yan, medyo matigas siya. Hard. Yan. Sasagad ko siya soft, 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 soft. Yan, yung pinaka-soft niya. Yan. O, di ba? Pinaka-soft. Soft na soft. Softy. So, yan. Inispot ko nga pala yung angular na yan sa gitna. Kasi yung nibela ng Novo, mayroong flat yan. Sa flat na part, nakasentro sa gitna. So yun, kaya madali nyo siya magigitna kung Novo yung pagkakabitan nyo. Yan, angular yan. Mga ganyan kalapad yan. Mga ganyan. Yan. Yan. Basta yung sakto lang yung bracket nito sa ibabaw. Parang ganitong kalapad na ano, angular. Yan, ganyang kalapad. Yan. Tapos, matik yan. Tatama yan. Saka, dito. Yan. Kaya magtatabas kayo dyan. Tingnan nyo to. Mapasok siya, diba? Yan. Sa kabila din yan. 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 Tabas. Hindi nang pansin yung cowling ko. Basag-basag na. Kaya may strap na, o. Oh. Palitan na rin natin yan. Pag medyo nakaluwag-luwag pa. Yeah. So, one more thing mga katay. Importante nga pala dito mga katay. Yung distansya nito at dito. At isa pa. Kaya ako napili yung gantong stubs. Kasi yung isang stub, ito na-adjust to. So, pwede mo makuha yung buong liko niya. Naririnig nyo yung lagotok sa chassis ng tipos. Yung buong liko niya. Dito ka ngayon magdidistansya sa layo nandito at kung medyo sasabit pwede mo siyang i-adjust dito kaya mas okay sa akin yung gantong stubs kaysa yung isa yung naka-fix na yung bracket niya dito. Yun, mas advice ko tong ganito kasi mas ma-adjust mo siya. And one more thing mga katay, nabili ko nga pala to kay Julio Gallego. Kay Julio Works ba? Basta kay Julio yung mayaman, yung timpayaman kasi meron na siyang kainan. Pakain naman. Yan. Nabili ko siya sa halagang 2XXX. So yun. PM nyo na lang siya. Siya na magpe-presyo sa inyo. Yan. Hard. So yun. PM nyo si Julio. Kung gusto niya ng ganito, ano, buo yung liko niyan. Dadayain niyo dito. Yan. Dadayain. Dito pala kayo susugal. Sa dito, adjust. So, yun. And one more thing, mga katay. Kung magkakabit kayo or magwe-welding kayo sa mga motor niyo, make sure tanggal yung CDI para sigurado. CDI, battery, yan, para siguradong walang ibang madadamay na masisira. Sa akin kasi nung nag-weld kami, tinanggal ko yung CDI niya sa battery. Panigurado lang mga katay, maganda na yung sigurado, di ba? Yun. So yun, makita nyo, re-reviewin naman natin ngayon siya. Habang nananakbo. So, itignan natin kung okay ba siya, stable. Tapos babalikan ko kayo sa feedback. So, yan. Yan. Testing. Babalik ako. Testing. Testing natin sa likod. Morning, may manok pa. Ayos naman siya. Hindi naman siya maligod. Yan. Yan. Hindi ko. Hindi naman siya maligod. Ayos naman. Goods na goods.
maayos yung pagkakabit, kailangan pantay para hindi siya pilipit. So yun, nakita niya ba? Ang masabi ko lang naman sa review niya, okay naman siya. Stables naman. Bali, parang natural naman, bela lang din naman. Pero, hindi na siya maligot pagka mabilis. So, all in all, good na good siya. Good. Siyempre, thumbs up tayo dyan. So, good na siya gamitin pang daily. Pasok pa siya sa Thailand concept, di ba? So, yun mga katay, dito ko natatapusin tong video na to. Sana nakita nyo at may natutunan kayo paano kinabit yung stabilizer. So, maraming salamat sa 2,400 na subscriber ko. So, kung hindi ka pa isa sa mga subscriber ko, pa-click mo yan ang subscribe button para updated ka sa mga susunod natin video. And shout out PHDM Elites, happy 6th anniversary nga pala sa atin lahat. Long live the kings. So shout out Prime Ninyo Galang. So ayun, salute. So maraming salamat mga katay, huwag sana kayo magsawa. Salamat sa pagsama nyo sa akin sa mga video. Salamat mga katay, katay concept.